So yun nga mga katropa, ano, naging matunog nga ang balita na nangyari dito sa star player ng Golden State Warriors na Stephen Curry. At gumimbal sa buong Dub Nation at naging dahilan nga ng panggagalaitin ni Coach Steve Kerr kay Marcus Smart kung kailan nga nalalapit na ang pagtatapos ng regular season at andyan na nga ang playoffs. At kaka-reunion lang din ng tatlong star Warriors sa court na sina Steph, Clay at Draymond. Ay, saka naman nangyari ito para sa Warriors. Pero syempre, ito ay larong basketball. Kahit ano'y pwede mangyari. Pero gaano nga ba kagrabe ang injury ni Curry? Gaano nga ba katagal siyang mawawala? Ayon sa isang eksperto na si Dr. Nirab Pandya na kung ang atleta nga daw ay dumaan sa ganitong sitwasyon, ang unang inaalam ay kung may nabali bang buto na maaaring ang tumapos sa karir ni Curry sa season na ito. Sunod naman titingnan ay ang resulta ng MRI. Una upang makita kung may mga hibla ba na hindi nakikita sa X-ray. At maaaring makita rin sa MRI kung ito ba ay isang soft tissue na tinamaan o baka naman isang tendon o ligament. Kasalukuyang report ay negative naman daw ang lumabas. Ngunit ayon sa MRI ay isang sprained ankle nga ang naging diagnosis. At ayon pa kay Dr. Pandya ay mabuti na lang at hindi ang isang ligament na delikado na kung saan ito nga raw ang Lisfranc ligament. At mag-re-require nga raw ito ng surgery. Ayon pa sa mga ulat ay ikukonsulta din ito kay Dr. Ferkel na siyang doktor din ni Curry nung nagkaroon din dati siya ng injury sa ankle. Ito daw ay upang masiguro kung hindi ba talaga kailangan ni Curry ng surgery. Pero dagdag pa ni Dr. Pandya na kung itong araw ay isang garden variety sprain lang naman ay mga 7 hanggang 10 araw lang ay ayos na kung wala namang pamamaga. Pero kung may pamamaga nga daw ay expected na mga 3 to 4 weeks nga daw at itong araw ang maaaring kahinatnan ni Stephen Curry. Samantala, maliban sa problema ng Golden State Warriors kay Stephen Curry ay nahaharap din ang koponan sa isang matinding pagsubok sa kanilang natitirang 12 games. At ang kanilang pwesto sa ngayon na may 47 wins at 23 losses na kung saan ay pangatlo sila sa Western ay namimiligro. Yes mga katropa, sa likod lang nila ang Utah Jazz at Dallas Mavericks na may 3 laro lang na pagitan sa kanila. Sa 12 natitirang laro ng Warriors ay 8 dito ay road games pa at may 4 na back-to-back games. Tandaan na si Clay ay hindi pa rin naglalaro sa back-to-back at si Draymond ay restricted pa rin sa mga minuto niya. At ang challenge pa dito ay makakalaban nila ang Grizzlies, Memphis, Miami Heat, Phoenix Suns at Utah Jazz. Ang Mavericks ay panglima sa may pinakamadaling schedule sa natitirang huling games nila at ang laban ng Jazz at GSW sa April 2 ang magdedetermina kung sino ang makakaungo sa kanila pagdating sa tiebreaker. Kaya naman kung hindi makakagawa ng paraan ng Warriors ay maaaring malagay nga sila sa alanganin. Sa mga katropa natin dyan sa ating channel na bago pa lang, saan po ay huwag natin kalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa more NBA update. Maraming salamat po.